Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papalig. Mayroon pong isang batang mahilig maglaro ng pari-parian. At lagi po niyang hawak ay yung tinapay na maris. At sa kabilang kamay po ay tanga niyang sambaso na may lamang arsikula noong araw. Minsan po ay sinadya niyang isuot ang kumot nilang puti. Di niya pinaalam sa kanyang nanay na ang tunay na sira ng kumot ay sinadya niyang pilit. Dati, isang laro. Dati, isang pangarap. Dati, isang pagtanaw sa kinabukasan na alam naman niyang malaking posibilidad na di magaganap. Pero minsan, tayo po ay mahilig maglaro. Pero kapag po pala ang Diyos ang naging seryoso sa atin, pwede na ang isang laro ay gawin niyang isang totohanan. Mga kapatid, kaya po mayroong Father Kurt, kaya po mayroong Reverendo Padre Kurt Stephen Gabriel Buluran sa altar na ito, dahil po mayroong isang Diyos na tunay na nagpakita sa akin ng kanyang awa, tunay na nakakita ng pangailangan ng kanyang kawan. Kaya po mayroong Padre Kurt ngayon ay dahil mayroong pong Diyos na higit na nakatatalos na tunay na pagkatao ng isang tao. Ang tawag sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito ay Primera Misa, Unang Misa. Father Kurt, ikaw ay nakikibahagi bilang paring magpakailanman kagaya ni Melchizedek. And you, Father Kurt, participates ministerially in this life as an unordained priest. At habang lumalago ang iyong katapatan sa Diyos, lumalalim rin ang iyong pakikibahagi sa walang hanggang pagkapari ni Jesucristo. Ito ay walang hanggan, hindi dahil sa iyong napag-aralan, hindi dahil sa iyong naabot, hindi dahil sa iyong kayang gawin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa iyo. God poured in you the necessary grace so you, Father Kurt, is enabled to participate in the priesthood of Jesus Christ. Ang kahilintulad na pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, siyang ating narinig kay Propeta Jeremias sa unang pagbasa. Sinabi ni Jeremias sa Diyos ang kanyang mga kakulangan, kaya't di siya marapat na maging propeta. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Huwag mo silang katakutan, pagkat ako isa sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito." It is about God's action in our lives. Forming, knowing, consecrating, appointing, and sending us. Naordinahan ako bilang pari hindi dahil banal po ako. Hindi dahil kami ay jewels o hiyas ng diocese. Di kami naordinahan dahil sa aming sariling kakayahan. Ito ay bunga ng dakilang awa at pag-ibig ng Diyos. Dakilang awa at pag-ibig ng Diyos. Salamat po sa Diyos na sa akin po ay nagtiyaga, sa Diyos na sa akin nagtiwala, sa Diyos na patuloy na umaakap at nagpupuno sa aking maraming kakulangan. Hindi mo salita, kung hindi salita ng Diyos na siyang inilagay niya sa iyong mga bibig. At itong mga salitang ito ang marapat mong iwika. There are two surest way to grow in dependence on God. One, obedience to your authorities.
in your obedience to the authorities, especially to your bishop. Makita mo nawa na mula sa disenyo ng Diyos, ng mga taong ito ay inilagay sa buhay mo para maturuan kang lalong hangarin ng Diyos ng buong buo. Ninanais mo bang makamtan ang ganap na tuwa na labis mong hinahangad? It will not come from what you will acquire and possess, not from what you will accomplish, not from what you will prove to yourself, to others, and to the world, but what you are willing to receive from God. Ano at kaano ang kaya mong tanggapin mula sa Diyos? Be receptive to God. God's graces are well received when we see that our containers are little. Maliit ang ating sisidlan. Maliit tayo sa harap ng Diyos. Pero kung ang tingin natin sa ating sarili ay dam tayo, mahirap punuin ang dam. Pero kung tayo'y maliit, kagaya lamang isang baso, wala pang isang minuto, puno na agad. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihando para sa inyo. Maraming salamat po sa aking nanay na si Rosalinda Guluran. Sa aking nanay na nagturo po sa akin kung paano magdasal. Sa aking nanay na pinakamamahal ko at nagpakilala sa akin na ang Diyos ay sobrang mapagmahal at maawain. Sa aking tatay na si Papa Greg Guluran. Marami man ang taong humusga sa iyo, marami mang mga taong tumitingin sa iyo ng mababa, pero kaming mga anak mo, mahal na mahal ka namin. Sa pagtsatsaga mo magbilad sa arawan, sa iyong pagtatrabaho sa araw-araw, sa pagsusumikap mong sagupain ng kalsada sa bawat araw at pagsakay ng motor mo, Pa, mahal ka namin. Tandaan mo po yan. Father Kirk, grow in attentiveness to hear God's voice as He instructs you His ways, as He tells you everything, there will be no longer secrets, for God has made you His intimate friend. You will never go astray. You will never lose your way. You will never be afraid, for it is God who called you. It is God who chose you. It is God who leads you. Mapalad ka dahil tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo.